guys. Good morning, guys. It's a good morning. It's Saturday morning, guys, and it's almost past 9, and kakagising ko lang. Ayun, mamaya dadalhin ko yung aming mga ayan, aming laundry. So tatlong bag siya. Dadalhin ko sa laundry shop. Ayan. So ang ganda-ganda ng umaga ngayon, guys. Ayan, tingnan natin sa labas. Ayan, guys, so kita niyo, guys. Ayan. Tambak pa yung aming ano, tambak pa yung aming mga lab, itong ano, hindi ko na sinabay itong mga kurtina at saka ibang beddings. Kasi di ba pag alis ng mga nanay tatay ko, nilinis namin yung guest room. Nilinis ni Commander para siya para naglinis. So ang dami naming tambak na bedding. So hindi ko naman pinipagsabay-sabay yan dahil napakadami. Ang hirap buhatin papuntang laundry shop. So yeah. Si Commander ay nasa ano na, nasa Honda at dinala yung sasakyan for maintenance. And ako naman, i-added ko to sa laundry mamaya. Pero magliligpit-ligpit muna ako sa kusina yung mga pinagugasan and mag-cha-cha ako. Then later on, pupunta ako ng SM sa tapat para bumili ng lulutuing ulam. Bahala na, gusto ko sana magluto ng patatim. Sabi ni Commander matabado, pero parang nagigrabe ako ng patatim. Kasi nakita ko sa Facebook may nagpost. So yun, guys, and thank you for being with me. And ayan, medyo marilis-rilis yung bahay namin. Mamaya magbumpitin ako kahit kakamaplan ni Commander kahapon. Ayun, no, isang weekend. So ayan yung aming kwarto. Inis. Ayan. So I'll see you guys later and diyan lang muna kayo. Magliligpit lang ako. Bye. I'm back, guys. I'm back. So, ano muna tayo ngayon? Breakfast? Actually, it's a late breakfast kasi ano na, mag 11 o'clock na. Kain muna ako kasi maghahatid ako ng laundry mamaya at dadalhin ako sa admin office dahil magpapirma ako na aking gym pass. So, ang breakfast ko ngayon ay... Ayan, guys, ang breakfast natin, I have hot chocolate with marshmallow and of course Peachy Peachy from Don Benito's. Hindi ko salamay sponsor, guys. So yun, kain muna tayo, guys. Sama-sama tayo. Ayan yung bahay namin. Tahimik. Wala si Commander. Kain muna tayo. Ayun, nakita ko siya. Siya successful. Anyway. So, para lang magkaroon ng laman yung chan ko dahil inom ako ng aking gamot. Tignan natin yung radyo ko kasi baka maano ako. Baka ako ay ma-copyright. Gusto ko to. Ayan, guys, so. So, bumili ako kasi sa tabi ng church.
tabi ng Quiapo Church, may ganito. Doon sa sinasakyan ko ng tricycle papunta dito sa bahay. Halos sa kalahati na namin ni Commander kagabi. Ako kumain ako siguro mga 4 na subo bago ako mag-gym. Si Commander yan ang dinner niya. Ang init guys sa labas. Namimiss ko ang nanay at tatay ko. Pero babalik naman sila for their follow-up check-up after 6 months. Ang pichi-pichi nila doon ay kasaba. Feeling ko kasaba. Pero usually kasi ang pichi-pichi, parang hindi kasaba yun. Kasaba ba? Comment nyo nga guys kung kasaba yung ano. Kasi ito kasaba. Parang alam po sa pichi-pichi hindi siya kasaba. Naglasa kasi may chicken curry sa ano sa ref. Na-absorb niya yung lasa ng curry. Kanina pala guys, tumawag dito yung ano, front desk dun sa lobby. Kasi usually naglalas commander mahilig maglagay ng doormat sa labas. Bawal pala yon. Kasi dati, naglagay niyan siya. Tapos, yung mga kapitbahay namin, may mga lagay ding doormat. Tapos, nawala yung mga doormat. Sinita sila. Yun pala, kaya nawala. Pinagbawal pala. So, pinagtatawagan siguro ng guard yung mga unit. Ngayon, nagtataka ako dito sa Koreano naming kapitbahay. Ang tagal-tagal lang ng doormat nila, hindi naman nila inaalis. Or talagang hindi lang sila matawagan dahil hindi alam ko sabi. Pero di ba ano naman yun? Marunong mo mag-English yung mga Koreano. Bawal pala yun. Lalagay ng doormat. Kasi kaya namin kami naglalagay ng doormat. Kasi may mga bisita na nakakalimutan kagad maghubad ng kanilang ano ng kanilang sapatos. Hindi naman pwede magsapatos dito sa loob or chinelas. So naglagay kami ng doormat para at least alam nila that they have to leave their shoes, their footwear sa labas. But anyway, I'm done with my Don Benito's Peachy Peachy. Peachy Peachy. Ayan. It's this. Kasaba. Bumili na ako ng kamote kagabi. Kasi minsan nagkikrape ako ng kamote. Parang gusto ko siyang baunin for my lunch sa office. Kaya si Commander doon yung tatambay sa bahay nila sa Pasig after niya doon sa ano, sa Eastwood. Sabi niya magsisimba daw siya sa Padre Pio. Yun sa may lipis guys. If you're heading Quezon City, right side. May ano. Erod ba yun? Erodriguez or I don't know kung anong kalye. Kasi magkatabi doon Honda, Petron ba or Shell, tapos sa likod ng Padre Pio. After daw niya mag-church, doon muna siya hanggang hapon sa Pasig. Dahil babalikan niya ng 4 o'clock yung, before 5 o'clock, babalikan niya yung sasakyan niya. Tsaka siya uwi dito.
So ako naman, pahinga lang bahay after ko mamaya-amaga bumili ng ulamin sa grocery. Bahay lang ako, magmamapako. Para hindi madumi. Pero maghatid muna ako ng loan. Ano to eh? Chocolate na. Swiss Miss ba yun? Basta yun. Paborito ko yun. One Mars. Malo, may hazelnut. But ayoko ng hazelnut kasi parang coffee. Ayoko na ng coffee. Alam nyo guys, mula nung yung mga sinamahan ko, yung parents ko, mga diagnosis nila. Natakot na ako kumain ng matatamis. Parang napaparanoid na ako. Parang ayoko nang kumain ng mga alat. Nang madalas. Nang madalas. Lumabas ang sipon ko. Ayan. Akala nila ano to? Kulangot. Ano to guys eh? Mall. All of Asia. Nunal. Hindi siya Mall of Asia. It's a mall. All. Natawa ako nung kasi di ba pag yung ano yung provincial accent mo hindi naman mawawala yun no matter how long you will be staying here in Manila. Once you speak in Tagalog parang nagiging barok kasi you have your mother tongue. Katulad ko, mother tongue ko waray-waray. And may mga pagkakataon na nami-mispronounce ko pa rin yung mga words. So, nung bago pa lang ako dito sa Manila, syempre, bago pa lang ako nun. Nag-aral ako sa ano, sa FEU. Paggaling ako ng Pasig, kasi sa Pasig ko umuwi nun. Doon ang bahay namin. Bahay ng kuya ko actually. Nag-renta lang siya doon ng apartment. Sabi ko sa jeep, sa driver. Mabayad o. Rikto. Rikto. Isang rikto, isang minjula. But as time goes by, na-perfect ko na siya. Although, hanggang ngayon may mga pagkakataon na nadudulas yung dila mo. Kasi, yun ang kinasanayan mo. At hindi ko naman ikinakahiya yun. Hello, ba't ko maikakahiya yun? Proud, waray-waray ako. I don't care. I really don't care. Ang init kaya kinukutsara ko siya. Then, saging. Kung sa US daw, an apple a day takes doctor's away. Pero sa Japan daw, it's a banana a day to take your doctor's away. So you have to eat banana, potassium. Kasi nakakatakot yung bumababa yung potassium, di ba? Scary. I am 40 years old now, so I have to be more careful about my diet. So, more ano ko ngayon? Vegetables, water talaga ako nag-water. Kasi yung nanay ko meron siyang kidney stone, although maliit pa lang naman siya. Tapos meron siyang gallstone. Ganoon ito pag nakakaedad. Ilaro lang nanay ko kasi yun ang business niya magluto before. May tindahan siya ng ulam sa province. And siguro yun pag nagluluto siya. So, at saka ngayon, 73 na siya. Ano, may mga ganoon na siya mga sakit. So, ako maingat. Parang hindi ko na ganoon ang maalat. Siguro pwede kang kumain ng meat
kasi hindi mo lang totally pwedeng i-remove sa diet mo yung mga kinasanayang mong food. Sabi lang naman ng doktor, paunti-unti. Or you have to eat it moderately. Hindi ganun kadami. Then, ganun din sa rice. Anyway, di naman ako guilty sa rice kasi sika kami ni Commander, kumakain na lang kami ng rice ngayon pag lunch lang. And sometimes, hindi pa. So, that's it. Ay, nako. Ganun talaga pag nag-agadad, guys. Ang tatay ko ayaw niya ng ganitong sa akin. Kasi iba-iba pala ang saging. May saging pala na nakakapagpadumi sa'yo. Meron namang nakakapag-constipate. So yung father ko kasi matanda na siya, mahina yung digestion niya. May certain saging siya na binili pa namin. Although, meron naman nung sa province sa bibili. Dito kasi sa Manila, binili ko pa sa Tagaytay. So binili ko isang buwig talaga. Hindi naman niya kayang ubusin kaya pinamigyan namin sa guard sa baba. Siguro mga 4 na piling pa yung pinamigay ko sa baba. Anyway, 50 pesos lang naman kasi sa Tagaytay, hindi pa na sila nagbibenta ng piling-piling. So it's like, buwig talaga. So ubusin ko lang to guys. I'll see you guys later. Bye-bye! Guys, nakabalik na ako, so galing na ako, nag-antid muna ako ng laundry kanina sa shop sa kabilang building, tapos nagpunta ako ng admin dahil submit ako ng aking sinasikaso ko yung aking gym pass, yung permit ko sa gym, so good for 1 week. Lagi naman ganun pag Saturday, inasikaso ko siya para kasi minsan late na kami umuwi. Kalo na ako galing sa work, hindi ko na asikaso kasi minsan sarado na pag-uwi ko. So, nag-grocery na ako and i-haul ko muna yung grocery ko. So, binili ko ito. Ubos na kasi yung ganito ko. Yung ating Sunnycare wet wipes. So, di ba ginagamit ko to dun sa mga previous vlogs ko. Ginagamit ko siya for my hands, kapag galing ako sa biyahe, tapos pagdating ko sa office, hinuhugasan ko ng kasi tinatamad ko minsan pumunta ng washroom dahil bababa ka pa. So, kasi nasa ground floor yung aming CR. So, ito na lang ginagamit ko, or pag emergency after kumain, or anything, babanyo pa, ito ang very helpful. Doon nga lang mabigat siya sa bag, pero okay lang naman. Useful naman kasi. Then, bumili ako nitong sabon kasi nabanguhan si... Ito kasi ang ginagamit ng nanay ko na sabon. Si Y. Gabriel. Amoy rosas. So, pagdating ni nanay, binilan ko siya nito. Tapos, may naiwan na isa. Binuksan ko. Nagustuhan ni Commander. So, binili ulit ako. So, yan muna ang gagamitin namin. And, of course, bumili ako nitong burger buns ng Gardenia. So, para paghapon, instead na mag-rice kami, ito lang ang kakainin namin ni Commander. Gagawa ko ng burger. And, 6 pieces. Parang 40 plus. 6 pieces. Malaki naman siya. So, ito is 99. Trimmed na siya, washed and trimmed, ready to use na siya na lettuce, ayan, ng Dison, organic from Dison Farm. And bumila ko nitong apple cranberry, so parang 219 siya, juice, apple and cranberries. Initinan ko siya, so halos compare sa ibang apple juice and cranberries. Ang sugar lang niya is 5 grams kasi yung isa nasa 8 point something grams. So sabi ko sa inyo, nagiging paranoid na ako sa
Lamay pula ako dito. Ayun guys, kanina kasi binitbit ko sa balikat ko yung mga laundry. Ito ang bigat-bigat ko yun. Anyway, so mag-aadobo kasi ako kaya bumili ako ng potato, tatlo. So this is like 42 pesos yung tatlo. Yun. And ano pa bang binis ito? Ayan, meat products. Bumili ako ng pork belly. Pork belly. Nasaan na ba yung pork belly ko? Ayan. Adobohin ko siya lahat para isang lutuan lang. Init-init na lang. So, more than half kilo siya. This country style pork belly. Parang 295 pork belly. Kasi hindi siya ganun kataba. Hindi naman maganda yung puros adobo mo. Puros ano. Puros laman kasi hindi masarap walang ganong mantika. Dapat may konting mantika para masarap. Pinoy, Pinoy style. And chicken breast. This is 135. Ayan. 845 grams. Kasi sa commander, hindi siya kumakain ng ibang part ng chicken breast lang talaga. And bumila ko ng fish. Ito, paborito din namin to. Marinate na siya na bangos. Daing na bangos. Pwede pang baon-baon din namin. Kasi weekend na lang naman kami kumakain ni commander dito sa bahay. Pero pwede siya lutuin pang baon. And of course, Pampangas best na burger patties. Ayan. Sarap siya siguro. Kasi Pampangas. Aling, ano to? Basta Pampangas best siya. This is like, ano ba ito, 100 plus. So, yun lang guys ang binili ko. So, magliligpit muna ako. Then, magluluto ako ng kanin ko kasi di pa ako nagla-lunch. Di pa kanina breakfast ko yung aking pichi-pichi. And, iinitin ko yung curry para maubos na sa ref. Okay guys, I'll see you later. Bye-bye!